it's Jaana. It's Sunday today. Tinapos ko na lahat-lahat ng assignments ko earlier this morning para magka-time ako. Pag-uusapan natin is online classes. It has been a really tough time for all of us. Hatay nag-a-adjust. My online class has already started last August 24. Kaya napag-isipan ko ngayon na gumawa ng video to share with you some tips and advices. I don't know if this will help, but I hope it will. So, first tip is you need to be motivated. Wala namang mangyayari kung lagi ka na lang online classes, ayaw ko yun. Wala kang magagawa. Yun na, nandiyan na yung online classes. It's better to motivate yourself. Kasi, who else will, di ba? You need to be punctual. Sa palagay ko kasi, online classes is really gonna practice your time management skills. Ang ginagawa ko is, I have this to-do list. Nilalagay ko dun lahat ng assignments. Separated yung quiz, homeworks, and other requirements. Every time nag-a-announce yung teacher, nililista ko. Pati na rin yung due date. Para alam ko kung anong unahin, anong mas fit sa time ko na unahin. Para magawa ko lahat and mapas ko on time. Also, to keep track of time, I suggest you print out your class schedule. Tataplak mo lang siya dyan sa front ng, sa desk mo. Para makita mo anong sunod na subject or what time matatapos to na subject. Okay, next is always take a break. Tumayo ka, mag-stretching ka, tingin ka sa labas, magpahangin ka. Sunod is magtabi ka ng water or snacks. Light snacks lang yun para hindi ka gutumin. Prepare your workplace. It would be better if malinis yung workplace nyo para hindi kayo masyado ma-distract and, you know, magaan sa feeling na naka-organize lahat. Have a friend. For example, nagloko internet niyo, wala ka namang magagawa doon. Nalangan sigurin mo yung PLDT or yung Globe or ano ba dyan ginagamit mo, Converge. If you have a friend, pwede mo siya i-chat. Sapon, na nagloko internet connection niyo, tapos nawala ka sa meetings, sabihin mo, uy, pakisabi naman sa teacher na nawala ko sa net kasi nag-run out o kasi nagloko internet namin. I-update mo na lang ako kung nasaan na kayo na part sa lesson. It's better to have a friend. Para napod kay kachika, napod kay Sharon sa imong gibati na yung makarelate ninyo. Write notes. So, habang nag-discuss yung teacher, ang ginagawa ko is, for example, ito na yung mga notes. Ito na yung mga notes ko for 2 weeks in online class. Ayan. Ito, any paper. Tapos, hinahati ko para makasave ng space. After the discussion, kung may time na, tsaka ko i-highlight yung mga important details, it will serve as my review. Laziness is a no-no. Mahirap na if nagtambak-tambak na yung requirements. Kung may time ka na nagawin, and kaya mo naman gawin, gawin mo na. Wala namang mawawala sa'yo. Next is, kalma ka lang. Huwag mo ipre-pressure sarili mo kasi online class. If mindset mo na, hala, online classes, naku, mahihirapan ako mag-adjust. Mahihirapan ka talaga kung yun yung iisipin mo. Kaya mo to at kakayanin mo. If negative na yung mindset mo, maapektuhan yung performance mo. Don't be too hard on yourself. Think of this as another challenge na you overcome mo. Be appreciative. Hindi lang po tayo yung nag-a-adjust dito, pati yung mga teachers natin. Kaya, be appreciative and say thank you para malaman mo na na-appreciate mo din efforts nila. And also, most importantly, appreciate yourself for going through the day. It's okay to have breakdowns. Pero yun na, mapapagod pero di susuko. So that's just some of my takeaways. Since 2 weeks pa lang ako nasa online class and I'm still adjusting din. Have time for your family, for yourself, for doing something else that you love. Kasi online class lang to, di naman katapusan ng mundo. Kaya yan. Just look forward to the day na pwede na tayong lumabas, pwede na tayong magkita-kita ulit. I hope you have or you had a great day. Don't forget to drink water and thank Papa God every day. Bye-bye!